Ang totoo niya, napakarami ng nagluto nito, ano? May kanya-kanya silang version. Pero gusto ko rin ipakita ang original na version ko, siyempre. Original dahil natutunan ko ito sa aking mga magulang. Samahan niyo ako pagkatapos lamang ng intro. Okay, abilis na intro natin, ano? Hihiwain lang natin ang karne saka hugasan natin, siyempre. Given na yan, basta magluluto ka, kailangan hugasan. At narito ang ilan sa ating mga gagamiting sangkap naman. Yun. Nasa description box, ilalagay ko doon. Ang gagawin natin ay sabay-sabay na nating ilagay lahat ng ingredients doon sa karne. Lagyan na rin natin ng toyo, timplahan natin ng toyo. Okay. Yan. Siyempre, kung sinabing adobo, kailangan may suka. Yan. Okay, naglagay pa rin ako ng pamintang pino at saka seasoning. Ang ginamit ko dito ay betsin. As usual, yan naman ang gamit ko talaga. So, tatakpan lang natin ito at pakuluan, ano? Sa kapag kumulo na, haluin na rin natin yung karne para sabay-sabay na silang malunod. Ang sarap talaga ng adobo kung tama ang timpla ng toyo at saka suka nito. Yun bang nag-aaway yung alat at saka asim? Yun naman talagang original na lasa ng adobo eh. Di ba? Ayan. Okay, ayan, halos natuyuan na. At dito maglalagay na tayo ng tubig pang palambot. Madali lang naman palambutin ang kasim eh. Pero depende na rin sa edad ng baboy yan, ha. Kung 30 years old na yung baboy, eh beh, syempre, ibang usapan na yan. Okay, ayan. So nagdagdag na tayo ng tubig. Okay, ayurin din natin yung mga medyo nagtutong sa gilid at magpapasarap pa rin sa ating niluluto yan. Dati pag sinabing adobo ay baboy at manok lang. Pero ngayon, pati gulay at isda pwede na rin i-adobo. Masarap naman eh, di ba? Malambot na yung karne. Tamang-tama lang yung ganito para may konting sarsa, no? Pero kung gusto mong patuyuin pa, aba, eh, gawin mo, wala na mapipigil sa'yo. Yun, sobrang lambot na talaga. Okay, ito kasi yung klase ng adobo na hindi agad napapanis pero hindi aabot ng dalawang araw. Kasi masarap eh. Talagang babalik-balikan mo para ubusin. Yun, okay. Ayos na to. Ihanda na ang kanin, kahit bahaw yan. At siguradong tataob na naman ang kaldero ng kanin ninyo. Yun oh, grabe ang lambot. Kaya kung nagustuhan mo yung recipe na ito, mag-subscribe ka na kaibigan at panoorin na rin yung iba pa nating mga recipe dito lang sa Panlasang Ilocano. Okay, maraming salamat po muli sa lahat ng nanood at walang sawang sumusubaybay at sumusuporta sa aking channel. Diyos nagingina, kada kayo amin na po!